Kasama po si Secretary Simatu, puputahan po natin ang lugar kung saan sinasabing itatayo nga itong 20 plus hectare casino complex. Nandun ho yun sa Barangay Manok-Manok, sinasabing mga 15 to 18 minutes ang travel time mula nga sa Station 3 papunta doon sa lugar na yon. Pupunta tayo doon sa the edge of the island towards the sea. And ito yata yung tinitignan nilang proposal nila. Hindi ko pa naman kasi alam ito, pero in the map, pinakita, pininpoint sa akin. And isolated naman siya, at saka wala namang communities doon sa lugar na pupunta natin. Tayo pwede makapasok. Ayun. Ano instructions po sa inyo? Instruction lang kasi amin, ma'am, huwag kaming pupasok ng mga ibang tao po. Kahit government official? Depende yung pag may order sa kanya. Depende sa kanya. Bale, may mga nakatira rito? Totally, ma'am, sa ngayon, staff house kasi na ano to, ma'am. Narating na ho natin ang property pero hindi po tayo pinayagang makapasok kaya susubukan po natin i-access via boat. Sir, in-anticipate niyo ba ito? In-expect ko naman talaga na yun, may mga order siguro sila na yun, sabi nga nila is off-limits. Pero si nakasulat private property, sino po yung nakal-register as owner of the property? Ay, hindi ko pa alam. And iba kasi nakalagay dyan sa mga titulo-titulo, iba rin ng mga ano. Kaya hindi ko lang alam kung anong ginamit nilang pangalan dito. Dito tayo mag-alis ng ano. Dito sa kanan tayo. We don't have the exact ground location yung kanilang property coming from here. But in that vicinity, you know, from the Rocky portion, papunta doon. And being a Rocky formations na mga ganyan, these are not considered alienable. Which is really subject to the approval of the ECC. Kung pwedeng magalaw pa ito, mga ganyan. Maraming mga considerations kasi sa approval ng ECC. So yung proposed property nga para sa casino complex, meron ba silang beachfront tulad nito? Sa other side nito, meron tawag nilang cove. Anong personal opinion niyo po regarding the casino complex? I don't like na magkakaroon ng casino dito because the island belongs more to the sa beach. In fact, ito na sana ang kailangan i-sustain na i-maintain natin. Sa tingin ko naman lumampas na sa carrying capacity. So any other mga constructions ng mga buildings ay medyo sumubra na doon. So sobra. Ano ibang mga building na balak itayo ho rito? Parang hindi lang kasi Galaxy, di ba? May iba pang mga proposed structures. Yun nga, because of that carrying capacity na regardless of Galaxy or hindi, ay hindi na namin papayagan. Is it possible for them to look for an alternative place na hindi ho ganitong hindi alienable? Ay, huwag na lang sana sa Boracay. Huwag na lang sana sa island. They can look elsewhere, maybe naman sa mainland. Nagpadala po ng mensahe sa atin ang Leisure and Resorts World Corporation, ang local counterpart ng Galaxy Entertainment Group, na siyang nagpaplanong magtayo ng kasino sa Boracay. Humingi po sila ng paumanhin sa naidulot na aberya kay Environment Secretary Roy Simatu nang hindi siya makapasok sa kanilang property sa Barangay Manok-Manok. Lalaman lang daw nila ang tungkol sa pagbisita ni Simatu nang nakaalis na ito. Bukas daw sila sa anumang inspeksyon ng sinumang government official sa kanilang property. Nilinaw din nila na wala pang nagaganap na konstruksyon sa lugar. Wala rin daw nakatirang residente sa loob ng property at walang mga gusali liban sa ilang maliliit na istrukturang iniwan ng dating may-ari. Tiniyak din nilang anumang paggamit ng property ay magiging alunsunod sa batas at regulasyon. Wala rin daw silang balak na magtayo ng istruktura at sa easement at sa shoreline.